Live from the second coast building in Boston City, it's the Men to Late Night Show with JOJO A. Tonight's guest. Boy band all the way down. And here's your host, Mr. JOJO A. Guest I'm on the program, and our guest, ladies and gentlemen, is a member of one of the fastest rising indie hip hop group, One Rhyme. Ngayon lang, currently he has his own single out, and single siya ngayon. Mag-isa siya ngayon, mini-isa, nag-isa siya, no? Solo, currently promoting his self-released debut single entitled Hindi Na Lang Sana, available on Spotify and iTunes, no? Ito, super hugot daw mga kanta rito eh. Super hugot. Please welcome on the program, Dwin Araza! Dwin, kumusta? Baba, wonderful ha? Wonderful, Dwin! Dwin, thank you ha? Wow, it's so good to be back here. It's like 3 years ago po. Uli-uli kami nag-perform. Oo nga, eh. 50th birthday ko pa yata yun. No? Ah, yes. Yun, 2016. Yo, no, yes. Tama mo, sinabi ko tuloy yung edad ko 3 years ago. Forget that. Oh, pero thank you. Pero grupo kayo noon ngayon, ikaw na lang. Yes, yes po. Kasi currently yung mga grupo ko po ay talaga nagpo-focus na sila sa mga trabaho nila. Trabaho nila. Yes, and so, breadwinner din po kasi sila. So, ako po napapagsabay ko naman yung... singing at saka yung trabaho din day job. So, okay. So yeah. So meaning wala kang masyadong trabaho. Ang dami ko nga pong tinatrabaho, Sir JoJo. Hindi, pero maganda. Alam mo, natutuwa ako dito kasi pinakinggan ko yung most of the songs. Parang puro hugot songs. Ano bang, puro in love na in love, broken-hearted ba ito? Ano, pinaghuhugutan ka ba? May pinanggalingan alam ba ito? Alam niyo po kasi sa aming mga millennials, uso-uso po ngayon talaga yung humuhugot. Humuhugot, kasi, ha? Wala na po kasing forever talaga eh. Ang bitter eh. Hindi, kasi talaga, ano eh, kasi kung makikita mo din sa mga palabas sa TV, maraming mga hugot-hugot na tema ng soap opera, sa mga ganyan. At saka, mga kabataan kasi ngayon, lagi na lang, ano eh, sawi sa pag-ibig. Yung mga, siguro pinakamatagal na yung mga 10 months. Puro ganun talaga. Wala nang forever. Ang forever na lang yata yung mga nando sa kanta. Tsaka kanta ni ano, forever in my heart. Puro ganun lang. Forever na lang in my heart. Pwede naman kayo magkasama. Totoo po, kuluwari forever lang. Pero totoo na, meron palang third party. Yeah. Oh my God! Oh, may hugot. Parang ganito yan eh. Tingnan mo to. Direct. Kunan nyo to, tingin nyo to. Oh, heartbroken, di ba? Nakita mo? Oh. Tapos pag ginano mong ganyan ng konti, akala mo naman yung ano ng hipon, yung crab, yung parang pinukpok na ano, di ba? Oh, Mr. Crab. Parami kang makikita mga images dyan pagka ganun nga, eh. Chinisyo yung angle. Ayan nga, is it, hindi na lang sana. Yes. Ayan, hindi, ang sarap talaga sumulat, sir, ng, ano, eh, ng hugot song. Eh. Kasi pagka may pinagdadaanan kang sakit sa puso, marami kang maiisip na melodies. Eh. Mm. Talaga? Tulad din ni Adele, sino pa masumulat ang mga hugot song? Sina Adele, sina Taylor Swift, sobrang marami silang sinusulat ang mga hugot song kasi based sa experience nila. So yan kasi based kasi sa experience ko yan. Ang story po kasi ng song na yan is pinagpalit po ako ng ex-girlfriend ko. Ginamit lang ako ng ex-girlfriend ko para pagselosin yung ex-boyfriend niya. Ang sarap doon. In short, naging boy toy ka. Exactly. Ayan, panakibutas. Panakibutas. Ginamit ka lang, ha? Yes, yes. Wala bang, sana sinabi mo na ako nilang ginamit. Ang dami pwedeng gamitin dito. Kami naman, diba? Okay lang. Mapagpatol kami sa mga ganyan. pero yes. Tapos, na-inlove ka. Yes, sobrang na-inlove ako. Kasi syempre, niligawan ko pa siya. I've already gave everything to her. Wow. And all of a sudden, ika-fifth month na namin, siya kanya lang sinabi sa akin na mahal na mahal pa rin daw niya yung ex niya. So,
So syempre, kasi binigay mo na lahat, akala mo siya na yung babae para sa'yo. You gave everything to her, time, effort, money, and everything. And you thought that she's the girl for you. Then, it turns out that, ay, mahal ko pa pala si ganito. And hindi ako mapalayan. Lagi ko na lang siyang iniisip. Gusto ko balikan siya. Kaya, sorry ka na lang, Dwin, sa kanila. Ganon? Nangyari sa akin yun nung college pa ako. So, college ka pa noon? Yeah, yung college pa ako. And, sorry, dito ko na sabihin ito. Nung time na yun, talagang suicidal ako. I am almost... killed myself talaga. Sobra kasi talaga akong sobrang talagang in love talaga ako noon and dinamdam ko talaga yung nangyari sa akin. So yun yung song na yun. So, pero ganun lang yun. Sometimes you get hurt and then sometimes ganun talaga friends yung mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Katulad yun, yung mga hugot-hugot na yan, may pinanggalingan, di ba? So mas feel mo. And those who are in love, ito lang, medyo tayo magbibigay ng payo, di ba? Konting ano. Remember that nothing is permanent. Exactly. Nothing is permanent. Yung hurt na yan will pass away, no? Think of it, it may be a struggle now, pero it will pass away. And will make you a better, stronger person. And I think everything happens for a reason. That's right, that's and right. I think God will provide someone who is better than that girl. Yeah! Exactly. That's the spirit. What won't kill you will only make you stronger. Stronger, exactly. That's right? That's right. Good. We will just pause for a reminder when we get back. Hindi na lang sana. Yes. Thank you.
Dwin Araza! Hindi na lang sana, ang galing naman. Thank you so much. So much congratulations, po. Congratulations. Marami pong salamat. And okay. Sige, available na po pala yan. Sorry. Available na po yan sa Spotify, iTunes, Amazon, and all music online worldwide po sa internet. Yeah. It's currently playing on Mix. Please vote my song sa Mix. Pinoy Mix po yan. Everyday po yung piniplay sa Pinoy Mix yung aking music video. And kindly please like my page at facebook.com/DwinAraza. And by the way, nag-host din po pala ako. Oh my God! Yes, and of course, you can like my page and to find out, to know more about me. And with regards to my further events po, pakibisit na lang po ang aking Facebook fan page. Yeah. Alright! Thank you! The Medyo Late Night Show. And congratulations, Dwin, on Hindi Na Lang Sana and the other songs there that will be coming out very yes, soon. Yes, and Sir Jojo, thank you. Thank you so much. Kayo po yung unang lubukas ng opportunity para sa amin. From the very beginning, maraming salamat. And Direk Badyo, thank you so much. I love you. Maraming pong salamat sa opportunity na to. Well, the pleasure is all ours. We always believe in the Filipino talent and exactly. The fresh ones and such salamat are you. Salamat po. God bless po. Okay. Thank you very much, Dwin Araza. Thank you so much. Boys, boy band all the way band, maraming salamat. Okay, I always leave you with this note. Always do everything, friends, for the greater glory of God. And with the service of man, I always love and always laugh. This has been the Medyo Late Night Show, and I'm JOJO A. All the way!